What's up mga kapersa? Kamusta kayong lahat? Kamusta na mga timbang nyo? I hope mga okay kayo lahat dyan, mga safe, mga healthy. This is MTV Playgrounds and welcome back to my channel. And in this video, it's all about this one and this one. Alright guys, unahin na muna natin to. Mamaya na to, medyo special yan eh. So ito ay Shimano brake pads para sa aking series na Shimano brakes. Nambili ko to sa Amazon JP for 999 yen. Palitan siguro sa pera natin in peso is 300 pesos, around that. So budget meal talaga siya kasi kita mo naman no, sa 300 pesos nakaapat na set ka na ng brake pads. So kinuha ko lang to for the sake na makamura, pero sabi nga nila you get what you pay for. Pero tingnan natin ang performance. Okay? Siguro pag umukay ang performance nito, ito na rin nilalagay ko sa aking nuke proof. Dun sa brake set ng nuke proof ko. Pero kung hindi, eh malamang ang next vlog ko ay nasa hospital ako. Who knows? Pero malaman lang natin. Alright? So, talaga na, buksan na natin. So ito guys, buksan na natin siya. Makikita natin kung gaano ba kalakas ang pwersa nito. Yun no? And ito yung original na brake pads ng Shimano. Okay naman yung size niya, sakto naman, buti na lang. Yan, kasi nang hula na talaga, first time ko bumili ng knockoff na, sabi ko knockoff kasi ano siya eh, budget meal na di ko alam kung magpo-perform ba ito ng maayos o hindi. Pero mamaya te-testingin natin. Okay, so yan, almost same size siya ng original na brake pads ng Shimano. Right, so install ko to sa Merida ko. So bago ko pala i-install to guys, pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung nasa ilalim nito, kung ano yung surface ng sa ano niya, sa brake pad. So, okay, yun. So, ito yung ilalim niya. Medyo ma-black-black na ewan. Medyo may copper colored. Yung sa Shimano kasi brown eh. Medyo cream yung kulay. Ito talaga black. Ayan, tsaka medyo kakaiba eh. Ngayon ako nakita na ganitong brake pads. Right, so salpak na natin to. So, ito na guys. We're ready. Right. Gloves. Nagmamaroon ng starter pack. Ready na tayo. Okay, so ang una kong gagawin, pull out ko muna to, itong caliper niya, tapos doon ko papaltan yung brake pads. Kasi mamaya isi-sentro ko rin to eh. Right? Operahan na natin to. Alright, stuff for the job. Tire lever. 5mm Allen key. And pliers para dun sa lock natin. So, pull out na natin to. Oh. Recess time na. Ayan, dito natin gagamitin ang ating pliers. Hugot. Alright, so papakita ko na sa inyo ang nangyari sa aking brake pads. Medyo pudpud na talaga. So, ayan siya mga kapwersa. Pudpud na talaga. Paano kung sa trail ako napag-abutan nito? Diba? Buti lang lang chinek ko. So, ang next natin gagawin ay magpo-push tayo ng pistons using this tire lever. Right? So, wag po tayong gagamit ng screwdriver o anything na matigas sa bagay. Maaari nating madamage ang ating pistons. Lalo na yung mga high-end na Shimano na ceramic yun. Big no po ang screwdriver. Right? So, ginagawa natin to para magkaroon ng space dun sa ating bagong brake pads. Parang cool off lang na mag-jowa yan eh. We need space, diba? Ano kayo, astronaut? Ayan, good enough na. So, install na natin. Saan
na magkasya. Yun! Alright, flush na flush. So next will be the lock pin. Sana magkasya din to. You know, lakas ang pwersa. Haba nga lang. Maingay to. Palitan natin. So, balik natin yung dati. Mukhang mas okay to eh. You know. Alright. So, sinisigurado kong ano yan, di siya nalo kasi maingay yan eh. Okay. Looking good. Okay, so balik natin yung mga tornilyo nila. Nila eh, no? Tornilyo niya pala. Huwag muna masyado mahigpita kasi isi-centro natin yan eh. Okay. So, hayaan nyo lang nasayaw siya ng ganyan. Okay, so, ihigpita na natin siya. But first, i-align muna natin. So, paano gawin yun? So, squeeze tight lang tayo sa lever. Then, na yun, isi-centro na yan. Manis na lang, balik ko yung rotor nyo. Alright. So, check natin. Oh, lakas. Okay. So, ito na. Higpitan na natin siya. Paisa-isa lang. And, hindi siya masyado tapat pantay yung higpit. Huwag natin masyadong mahigpitan ito at baka ma-damage natin yung tornilyo. Alright, so yan. Ibago na tayong brake pads. Same procedure lang din gagawin ko dito sa caliper na to. So ayan, may bago na tayo yung brake pads. So, ang next natin gagawin, mag-brake surfacing tayo or yung bedding, whatever it is. So, gagawin ko ito doon sa labas sa may playground. Malapit lang naman dito sa may tapat lang ng bahay. So, ito na tayo mga kapwersa. So, pasensya na kayo kung medyo mahangin. Ang kapit niya kagad. Ayun, makapit na. So, pauwi na po tayo. Okay na yung brakes natin. So far, so good. Sinkapit lang siya nung legit na ano eh, na Shimano brake pads. Still, hindi siya naglalayo. Nga lang siguro, in the future, malay natin, di ba? Update ko kayo dyan, guys. Ito rin bahay namin. Ano yun? Alright guys, tapos na yung malakas ang pwersa ng pagpalit natin ng brake pads dun sa aking Merida. Napakalakas na ng pwersa ng brake niya. So, swabe na yun. Okay.
Okay, so dumako naman tayo dito sa package na to. So, galing to kay Koji Mizobe. Shoutout sa'yo, bro! Maraming maraming salamat. Okay, so ulitin. You know. May sticker na tayo. Okay, so may mga nakapangalan na dito. So, gagawin ko talaga lahat para mabigyan kayo lahat, mga kapalas ako. Maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo sa channel ko. Join nga pala kayo doon sa may Facebook group na ginawa ko. Doon ako nag-mag-update kung sino mabibigyan ko itong sticker. Pero, as I said, lahat kayo mabibigyan. Pero sa ngayon, unahin ko muna yung mga naging part ng channel ko, yung nag-features channel ko, yung mga sumuporta sa akin. Pero, lahat na ba kayong sumuporta sa akin, mabibigyan ko kayo nito. Chill lang kayo. Pila-pila lang. Pero di na muna ako mag-name drop, pero yung isa ay nasa US, yung may blue yata na Santa Cruz, yun, tsaka yung dalawa na sa US eh, yung isa na sa Alabama, yung isa na sa Canada, yung nabuburyong na mekaniko, tsaka sa Pilipinas, yung mga tropa ko dyan, yung mga admin ko, yung mga moderator ko dyan, mabibigyan ko yan. Yun na muna yung mga unahin ko, guys. Lalong-lalo na yung doon talaga ako nag-gain ng maraming subscriber eh. Yung ano ba yan? Ian Veneracion. Oh, yun yata. Siya yata. Basta, di na muna ako mag-name drop. Okay? Pero, mabibigyan kayo lahat nito. Abangan nyo lang mga kapers, ha? Sa dito ko na patapusin ang aking vlog. Pasensya na kayo, medyo konti pa lang yung stocks ko ng sticker. Konti pa lang yung mabibigyan ko in the future. Dadami yan, mas marami ako mabibigyan. Stay tuned lang kayo dun sa my MTU Playgrounds Facebook group. Join lang kayo mga kapersa. If you like this video, please like, comment, and subscribe. Support my channel, MTB Playgrounds. You know guys, know what to do. Palaksan tayo ng pwersa. Stay safe, stay home, and syempre note kayo ng MTB Playgrounds.